Good morning, welcome to our channel, the Karina Loft UK. And ito mga kalapatids, ngayong umaga, sisilip tayo, samahan nyo ako sa loob ng loft natin. Matagal-tagal na rin tayong tinakasilip dito, nakasama kayo. So ito yan, medyo ngayong umaga mga kalapatids ay naglinis tayo ng loft natin. Which is, ayan, ginamitan natin ng antibacterial yung floor natin habang kinukudkod. So ito, tingnan natin itong mga young birds natin dito sa loob. Ayan ang current setup natin. Mga perches lang sa ngayon mga kalapatid. It's just to have something for them to rest on. Pagka nagre-rest na sila sa gabi, ito yung mga young birds natin. Ayan, mga kalapatid. So, ang mga bloodline nila mga kalapatid is a mixed of actually, tatlo lang yung mga bloodlines dito sa loob ng loft natin. Staff Van Riet's, John Arden's, and Harriman Custer's. Ayan mga kalapatids. Itong mga young birds na ito mga kalapatids ay hindi natin isasabak sa race ngayong 2020. So ang ginagawa natin, pinaprepare natin sila for breeding at pagpaparisin natin yung mga gusto natin pagparisin sa kanila based dun sa bloodline and pedigrees na pipiliin ko. And yung mga offsprings nila sa 2021, so mag-start na tayo na mag-breed by like second week of December, and then so hopefully yung masisingsingan natin sila ng 2021, then makakasali sila sa 2021 Young Birds Race. So ayun lang. So may mga ready na kasi dito na sa naisali sa race ngayon. Ang ayoko lang kasing i-risk na mawalan tayo ng magagandang foundation birds. Kasi alam naman natin yan sa karamihan sa mga young birds dahil nagde-develop po sila. Pag sinabak mo ng mga like 150 miles race, malaki talaga yung chance na mawala ang mga kalapati nyo. Obviously, alam natin kung magaling yung kalapati natin. Pero sa ngayon nga, dahil nag-umpisa pa lang tayo, and wala pa tayong obviously mga foundation birds. Yan, kita nyo naman, empty yung mga breeding boxes natin. So gawa tayo ng foundation birds, and dun yung mga anak nila, yan ang mga sasabak natin sa race ng mga young birds 2021. Ayan, so ayan ang ganda. Yung may green na ring na yan, yan yung Harriman Custer's, one of my favorite. Yan yung galing dun sa ano, sa Bradford, na anak ng champion, direct line. Ito naman yung Staff Van Riet, na galing kay Roy. Roy Antunes, here we go Roy. The bird's looking good. ito naman, this one is from Robert Hurst of Lincolnshire. Ayan, yung bigay sa atin ni Robert, John Arden. Thank you. It's a lovely bird. At ito nga yung karamihan, nandun sa labas. So, pasok tayo dito sa section ng ano, gagawin nating breeding section. Papakita ko lang sa inyo quickly kung anong meron tayo dito. Ayan, si Moonlight sa baba. Kilala nyo naman siya. Nilagay ko na siya dyan. At ayan, ito yung John Arden natin na galing kay Robert Hurst na stockbird natin. Yan yung mag-iisa sa mga main breeder natin mga kalapatids. Really nice birds. Ito yung ano niya, yung hen niya. Naglilimlim siya ngayon. And they have two eggs. So ayan, ayan, wag na natin stolbohin. So sila pala ngayon, sinubukan ko lang kasi na i-breed sila this season, although almost magiging wala rin kwenta sa race kasi ang mga magiging singsing niya ay 2020. So gagawin na rin nating stockbird yung magiging anak niya. Gusto ko lang kasi makita ko yung kalalabasan. So bago natin sila paghiwalayin ngayong winter. So ayan yung mga Staff Van Riet natin na bar. Ayan, ito si uunahin natin tong isa na to. Ayan, ito yung Staff Van Riet na galing kay Roy Antunes. Here we go, Roy. Your bird's looking good here now, pal. Ayan, isa sa mga magiging breeder natin. At ito nga si Moonlight. Ayan na siya. 6 months na siya. So, malaki na yung tendency. Staff Van Riet din to. And ito, isa galing pa rin kay Roy Antunes. Ayan, Staff Van Riet. I like this bird so much. Napakaganda niyang tingnan. Magaling din siya manlilipad, pero sa ngayon dito na muna siya sa breeding section natin. Kinukondisyon ko na siya na ready na para mag-pair at some point. Ayan, so iwanan muna natin sila dyan. So simple lang yung ano natin, yung breeding section.
Kailangan mo yung mga iba lang, mga ibang boxes. Pero may mga alteration tayong gagawin dyan. Makakaroon sila ng mga sarili-sarili nilang harang at some point. Ayan, no? Linis ng floor. That's how I want my loft to look like. Hindi lang sa dahil sa magandang tingnan, kasi para sa akin napaka-importante ng ma-maintain yung kalinisan ng loft natin. Not too clean, kasi obviously itong mga birds natin, they need to get used to, you know, sa mga bacteria na nanggaling din sa kanila, para din masana yung immune system nila at ma-immune sila sa mga kung anumang bacteria ang meron dito at viruses even dito sa loft natin. So ayan, so obviously hindi natin ginagamitan as much as possible ng mga gamot itong mga young birds natin, kasi I believe na pagbata pa sila, mga kalapatids, hinahayaan ko sila mag-develop yung sarili nilang immune system. Kasi at the end of the day, pag sinanay natin sila sa gamot, well, you know, there's paglaki nila, obviously, tama lang sila na konting sakit. Maybe, hindi sila ganun kalakas yung immune system nila. I mean, obviously, meron silang vitamins and minerals na nakukuha sa mga pagkain nila, yung mga minimix natin. And yun lang yung so far yung binibigay natin. Fresh water, top quality food, and some minerals and vitamins. So, yan ang mga kalapatids. Itong mga purchase na to, nilagay ko to dito temporarily, kasi nga ano, i-alter natin tong loft natin kapag dumating na yung breeding season at saka yung race. So, nasa gitna lahat yung mga young birds natin. Ayan, so dito yung magiging flyers natin, flyer section natin dito din. At yung nasa labas na yon, makikita nyo may konting space. Oh, pakita ko lang sa inyo to. Ayan, yun, natakot. Yan yung Herman Custers natin, napakagandang kalapate. Yan yung direct na anak ng champion sa Bradford. So, pakita ko lang sa inyo quickly, medyo malabo. Napaka-healthy niya, napaka-kinis. Ang gandang kalapate. At sobrang, pag hinawakan nyo siya, iba talaga. So, ayan. Ito, yan dyan sila lahat. At ito nga, eventually, mga kalapatids, magbabago yung setup ng loob na to. Hindi naman in a major way. Ano lang, medyo organized lang pa natin na konti sila. So, yan, iwanan muna natin sila dyan, mga kalapatids, para magpahinga. At, ayan, mamayang hapon, kapag tumila dito sa lugar namin, lakas kasi ng ulan, mga kalapatids. At number one na hindi ko ina-allow as much as possible, sometimes hindi natin maiwasan, ay yung palabasin ko sila ng umuulan. Ayoko sila na umiinom ng tubig ulan as much as possible. If we can avoid it, kaya hindi ko sila pinapakawalan ng ganyan. So, you never know. Siyempre, tumitigil sila ng kahit a few seconds sa bubong natin. Ayoko din i-take yung risk na may tendency na uminom pa sila ng tubig galing sa alulod o yung mga na tumutulong tubig dyan. So, dyan lang sila sa loob kapag umuulan. So, ayan, no? Beautiful birds, mga kalapatids. Ayan, yung dyan arde natin, yung may white. Fantastic birds. Ayan. Sumipol ako dyan, mga kalapatids. Ang purpose ko, palapitin, pero kala nila, pakakainin ko sila. Nagtakbuhan, no? Ayan, mga kalapatids, kita nyo naman na puro mga young birds meron tayo dito, pero active flyers ko na sila. Active flyers. So, ito nga, abangan natin, mga kalapatids. Ako, excited na rin talaga ako sa breeding season. Kapag nag-mature tong mga birds natin na to, may mga idea na ako kung sino yung pagpaparisin. At ganun. So, magkocross din tayo at some point kasi may mga balak tayong i-cross na bloodline. So, ayan, nakasulat na yan sa plano natin. So, meron din tayo namang loft management at saka plano para sa mga birds natin in terms of kung anong gusto natin sa kanila. So, ayan, dyan muna kayo, mga kalapatids. And hope you have a good day. Ingat tayo lahat dyan. God bless you all.